19 ng Hunyo, Miyerkules, ng 11 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat na hindi maging pakitan tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin niyo, wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya, pag nagbibigay ka ng limos, huwag pahipan ang trompeta sa unahan gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga daan. Gusto nilang mapuri ng mga tao. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng husto. Kaya kung ikaw naman ang magbibigay ng limos, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay at mananatiling lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakakita sa mga lihim ang siyang gagantimpala sa iyo. Kung mananalangin kayo, huwag niyong tularan ang mga mapagkunwari. Gustong gusto nilang tumayo sa mga sinagoga o sa mga daan para manalangin ng nakikita ng marami. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng husto. At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok sa iyong silid, isara ang pinto at manalangin sa iyong ama na kasama mo ng lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa ipinaglilihim ang gagantimpala sa iyo. Kung ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos at ayusin ang sarili, sapagkat hindi ka nag-aayuno na pakitan tao lamang, kundi para sa iyong amang nakakakita sa lahat at gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita sa lahat ng lihim." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Mag-ingat na hindi maging pakitan tao lamang ang iyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin niyo, wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Sa sermon sa bundok ng magsimulang mangaral si Jesus, itinaas niya ang pamantayan para sa kanyang sarili at sa kanyang mga tagasunod. Nagsalita siya laban sa pagmamalaki sa mabubuting gawain ng bawat isa at binatikos niya ang pagkukunwari. Hangad niya na ang bawat mananampalataya ay magtaglay ng mataimtim na ugnayan sa Diyos. Kailangang magbigay ng dalisay na pagluwalhati at pagsamba ang bawat isa sa Panginoon sa halip na sa kanyang sarili. Isang mabigat na paratang laban kay Jesus ay nagsalita raw siya laban sa batas at pinawawalang bisa niya ang batas at ang mga tradisyon ng mga Hudyo. Pinabubulaanan ng buong buhay ni Jesus at ng kanyang paglilingkod ang hindi makatarungan at walang basihang paratang na ito. Simple ang naging buhay ni Jesus at hindi siya kailanman tumawag ng pansin sa mga mabubuting bagay na ginawa niya. Lahat ng kanyang mga turo at mga ginawang himala ay nakatuon sa pagpaparanghal sa kanyang Ama sa langit. Pagsasagawa, maging hangarin nawa natin sa tuwi na parangalan ang Diyos sa ating mga mabubuting gawa at araw-araw na panalangin na may busilak na kalooban.